We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Quibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Dalawang patay kabilang ang dalawang taong gulang na batang babae nang bumaligtad ang sinasakyang pampasaherong van sa Cordova, Cebu. Ang detalye sa report ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Nadisgrasyang isang pampasaherong van habang binabaybay ang Cebu Cordova Link Expressway papunta sa Cebu City. Sa kuha sa dashcam video ni Noj Mercado, makikita na nag-overtake sa kanila ang sangkot na van for hire. Sunod na makikita ang pagputok ng kanang gulong ng van sa likurang bahagi. Makikita rin na ilang beses bumaliktad ang sasakyan. Ilan sa mga sakay nito ang tumilapon palabas ng van. Agad na tumulong ang mga dumaang sasakyan sa lugar at isinugod ang ilang biktima sa ospital. Dalawa sa mga pasahero ang naitalang namatay ilang oras ng insidente. Ayon kay Police Major Geoffrey Grande, hepe ng Cordova Municipal Police Station, nasawi ang dalawang taong gulang na batang babae dahil sa natamo niyang sugat at isa pang babae na nasa 56 na taong gulang. Ang 21 pasahero kabilang na ang driver ang kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Isa sa iniimbestigahan ngayon ng pulisya ang posibilidad na nag-overloading ang sangkot na van. Paalala nila sa mga motorista, siguruduhin na sa mabuting kondisyon ang mga sasakyan na gagamitin. Basic sa pagbiyahe, kung niya dili magkuano, dili pun sana nga sa punang overloading na may din yung ma-implement itang sakto nga dili lang di dapat nga load sa kasakyanan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ako si Femery Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kauling na balita, inihahanda na ng Cordova Municipal Police Station ang kasong isasampa laban sa driver ng van. Ayon sa hepe ng Cordova, sasampa nila ng kasong reckless imprudence resulting in double homicide at multiple serious physical injuries ang driver. Nakadagdang isampa ang mga kaso bukas sa driver na kasalukuyang naka-confine sa ospital kasama ang 20 pasahero. Police officer ng RMFB Region 14 patay matapos pagbabarilin ng 5 sospek sa parang Maguindanao del Norte. Nakatutok si Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakuhanan ng CCTV ang pagtakbo ni Police Captain Roland Moralde ng 14th Regional Mobile Force Battalion ng Police Regional Office Bar. Makikita rin ang pagsunod nitong lalaki na nakaputing damit at sabay bunot ng baril at pinagbabaril ang biktima. Sumunod naman itong isa pang lalaking nakapulang damit at pinagbabaril din ang biktima. At isa pang lalaki na bumaril naman sa likod na tila putok ng mataas na kalibre ng armas. Nangyari ito sa Barangay Poblasyon 2 sa bayan ng parang Maguindanao del Norte, bandang alas 11 Huwebes ng umaga. Sinubukan pang dalhin sa ospital si Captain Moralde, ngunit dead on arrival na ito. Base sa investigasyon ng pulisya bago ang pamamaril ng 5 suspect sa biktima, sinitanong nito ang isang lalaki na nagbebenta ng niyog sa palengke sa lugar dahil sa nakasukbit nitong baril. Ngunit nagalit daw ang tendero kaya humantong sa bulan at putukan ang dalawa. Nabaril ni Moralde ang nasabing suspect na tindero na si Muhyiddin Ramalan Untal na ikinasawi nito. Kaputukan silang dalawa. Yun na yun, nung nag-inabol niya, hindi niya alam, mayroon pala sa likod. Yung pinuntahan niya pala, andun din yung mga, yung mga suspects natin. Base sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, mahigit 20 ang tinamong bala ng baril ni Moralde sa kanyang katawan. Nakuha sa crime scene na mga basyon ng bala ng caliber 45 at 9mm. Kinumpirma naman ng parang municipal police station na 2 sa 5 suspect na bumaril kay Moralde ay mga aktibong miyembro ng pulisya.
2 out of 5 ay identify natin sila as men in uniform, mga tropa natin. Ito nga inimbestigan natin kung bakit nangyari yun at in broad daylight naka-uniform naman si Captain Morales. Lumalabas sa investigasyon na kamag-anak pala ng dalawang suspect na pulis ang nasabing tendero na unang nakipagbarilan kay Moralde. Kasalukuyang nasa kustudiya ng parang municipal police station ang dalawang suspect na pulis habang patuloy na pinaghahanap ang tatlong iba pang suspect. Mariin namang kinundina ng Philippine National Police ang insidente. Nagpaabot na rin ito ng pakikiramay sa pamilya ni Police Captain Moralde. Ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Francisco Marbil na magsagawa ng masusing investigasyon hinggil sa insidente. Hinihikayat naman ang PNP chief ang mga nakakita sa pangyayaring na makipagtulungan sa mga otoridad para sa agarang pagresolba sa kaso. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magpapatupad ng bawas presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas, May 7. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng aabot sa 70 centavos hanggang piso ang bawas sa kada litro ng gasolina. Inaasahan din ang 80 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos na rollback sa kada litro ng diesel at 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos sa kada litro ng kerosene. Paliwanag ng DOE, ang pagbaba sa presyo ng langis ay bunsod ng pagtaas ng oil stocks o inventory sa Estados Unidos at ang inaasahang ceasefire ng Israel at Gaza. Mga kapuso, magpapatuloy ang maayos pero mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong Lunes. Easterlies pa rin ang pangunahing weather system na nakaapekto sa bansa ayon sa PAGASA. Sa kabila ng mainit na panahon, posible pa rin ang light to moderate rain sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Mindanao at lalo na sa bandang hapon o gabi base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaring magdulot ng baha o landslide. Nasunog ang pamilihang bayan ng Bayambang, Pangasinan. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joan? Chris, Octopus Connection, isa nga ito sa mga nakitang dahilan ng otoridad kung bakit nasunog ang palengke ng Bayambang noong May 3. Makikita pang epekto ng sunog sa ilang stalls sa pamilyang bayan ng Bayambang. Base sa mga naiwang debris, ilan sa mga nasunog na stalls, tindahan ng school supplies, tsinelas, sapatos at sari-sari store. Bukod sa combustible materials, mabilis din umanong nasunog ang lugar dahil sa mga ikinabit na tolda bilang extension sa mga stall. Sa tala ng LGU Quick Response Team, nasa 46 stalls o negosyante ang nasunugan. Nasunog din ang isang nakaparadang tricycle. Gabi nang mangyari ang sunog, kaya halos walang naisalbang mga negosyante. Nagpaabot na ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong negosyante. Sa official social media post ng LGU, lumalabas sa investigasyon ng BFP ng isa sa tinitigdang sanhi ng sunog, ang Octopus Connection, na dahilan din kung bakit nagkakaroon ng short circuit dahil sa overloading. Noong Abril 24, isang bodega ng isang commercial establishment din sa bayan ang nasunog. Wala namang nasawi o nasugatan sa parehong sunog. Chris, patuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad sa insidente ng sunog at inaalam din nila kung sino yung responsable o merong pananagutan sa nangyaring sunog. Patuloy rin na maghahatid nga ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong negosyante. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Opisyal nang binuksan ang Manggahan Festival sa Guimaras. Tunghayan sa ulat ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ang grandeng caravan. At syempre, matatamis na manggahan ay pinagmamalaki ng mga taga Guimaras. Ito ang sumalubong sa mga bisita at residente na nakisaya sa opisyal na pagbubukas ng taunang Manggahan Festival sa probinsya ng Guimaras. I now declare Manggahan Festival, a premier agri-festival, open.
So let the fun begin. Pinaghandaan ng probinsya ng Guimaras ang nasabing festival ngayong taon kung saan inaasahan ng mahigit 100,000 na bisita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ginaimbitar naton ang aton nga mga kabiyanan nga magkari kag magupod sa amon kinasadya sa Mangan Festival sa pagselebrar naton sang ika-32 nga pagsugat sang aton probinsya. Dito sa Capitol Grounds, hindi lang mga mata mo ang mabubusog sa iba't ibang mga produkto na gawa sa mangga, kundi maging ang tiyan mo dahil hindi mo mapipigilang subukan ang dinarayong Mango Eat All You Can. Ika nga nila, hindi kompleto ang Manggahan Festival experience mo kung hindi mo ito masusubukan. Sobrang sarap, iba talaga sa lahat ng mangga na kain namin. Kaya sabi ng mga bisita, sulit ang 100 pesos nila dahil sa loob ng 30 minuto, unlimited ang mangga. Magtatagal hanggang May 22 ang Manggahan Festival at may iba pang aktibidad katulad ng Agri-Eco Trade Fair at Music Fest. Inanaos din ang Kapuso Fiesta sa Biyernes, May 10 kasama sina Andrea Torres, Shaira Diaz, Christian Bautista at My Guardian Alien star Max Collins alas 5 ng hapon sa Provincial Capitol Grounds. Sa huling araw naman gaganapin ang tradisyonal na street dancing competition. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Naiuwi na sa bansa ang mga labi ni Marjorie Ancheta, isa sa tatlong OFW na nasawi sa Dubai flood noong April 17. Sinalubong siya ng kanyang mga kaanak, mga opisyal ng OWA Region 2 at lokal na pamahalaan ng Amulong. Bukod kay Marjorie Ancheta, naiuwi na rin sa bansa ang mga labi ng isa pang OFW na si Jenny Gamboa na tubong Bacolor, Pampanga. Pagkasama sa trabaho, sina Ancheta at Gamboa. Nasawi ang dalawa matapos daw na ma-suffocate sa loob ng kanilang shuttle service noong kasagsagan ng baha sa Dubai. Tinak naman ng OWA na tutulungan ang lahat ng mga pangailangan ng mga naulila nilang pamilya. Patuloy pang iniimbestigahan ng Talisay City Police ang motibo sa pananaksak sa isang e-bike driver. Nangyari ang insidente madaling araw noong Biyernes sa Sitio Calachuchi, Barangay Dumlog, Talisay City, Cebu. Dead on the spot ang 32 anyos na e-bike driver na residente ng Barangay Biasog. Ayon sa pulisya, kapwa e-bike driver ang suspect. Sa inisyal na imbestigasyon na pag-alaman ng pulisya, nalasing ang biktima habang nagmamaneho sa kanyang e-bike, sakay ang kanyang live-in partner. Nang bumaba ang biktima at live-in partner nito, patuloy umano ang kanilang pagtatalo. May nakasalubong silang dalawang lalaki at isa sa kanila ang sumaksak sa biktima. Sa tulong ng mga saksi, natukoy ang sospek at agad nahuli ng pulisya noon ding Biyernes. Nakuha mula sa sospek ang cutter na pinaniniwala ang ginamit sa pagpaslang sa biktima. Isa sa tinitingnang motibo na napagtripan umano ang biktima. Nabulabog ang ilang residente sa Pamplona, Camarines Sur sa engkwentro ng mga sundalo at rebeldeng grupo. Sundan sa report ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa Barangay Tampadong sa bayan ng Pamplona, Camarines Sur noong Biyernes, Mayo 3. Ito'y matapos magkasagupa ang tropa ng 81st Infantry Battalion at mga miyembro ng rebeldeng grupo na tumagal ng halos 10 minuto. Dahil dito, hindi naiwas ang mga mga residente sa lugar para sa kanilang kaligtasan. Sabi ni Agong ko, pag hindi naalungaya ka mo, may napuporotukan. Sabi ko man, ay ala, iyo magtarago kita. O, di nagtarago kami sa Laugang Harong. Kaya dahil kami nagruluwas, ta, ang ligaw na pala po, sir.
Ayon sa 9th Infantry Division Philippine Army nang sasagawa ng patrolya ang kanilang tropa nang makaengkwentro ang mga rebelde. Pero bago pa man ang pagpapatrolya, nagpaabot na sa kanila ng impormasyon ng ilang residente dahil sa umano'y pananakot at pangingil ng mga rebeldeng grupo sa lugar. Matapos ang putukan na samsam sa encounter site ang iba't ibang personal na kagamitan ng mga ito, wala namang nasaktan sa tropa ng gobyerno habang inaalam pa sa panig ng rebeldeng grupo. Tiniyak naman ng Philippine Army ang seguridad ng publiko kung saan mas paitingin pa nila ang operasyon laban sa mga rebeldeng grupo. Hindi tayo napapagod o hindi tayo panitigil na ikayati ng ating mga kababayan dito sa Bicol region na magbalik loob na sila sa pamahalaan sapagkat meron pong programa ang gobyerno para sa kanila. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magkahiwalay na insidente ng pamamaril nangyari sa Negros Occidental at Chaong, Quezon. Isa sa mga biktima nagtamo ng 14 na tama ng bala. Naka-alerto si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Patay ang 47-anyos na si Donnie Bakulit, chief tanod ng barangay Kamindangan sa Sipalay City, Negros Occidental, nang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek sa kaparehong barangay. Nagbabantay ng kanilang panindang isda ang biktima ng pagbabarilin. Ayon sa asawa ng biktima, magkasama pa sila bago nangyari ang krimen, ngunit iniwan niya ito dahil may binili lang siya sa kabilang kanto. Nakarinig din umano siya ng sunod-sunod na putok ng baril, ngunit hindi niya inakalang ang asawa na pala niya ang pinagbabaril. Wala raw siyang alam na nakaaway ng kanyang asawa. Nasa 14 na tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima na sanhi ng kanyang pagkamatay. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen at patuloy pang pinaghahanap ang suspect. Arestado ng Highway Patrol Group Batangas ang 28-anyos na lalaking ito sa Makati City. Akusado ang lalaki sa pagpatay sa isang 55-anyos na negosyante sa Lipas City, Batangas noong December 16, 2023. Nagsisisi ang suspect sa nagawang krimen, pero hindi na inilahad kung kaninong baril ang ginamit niya sa pagpatay. Aniya, sa korte na lang daw niya ipapaliwanag ang lahat. Nagsisisi ako yung mga nagawa ko. Guarding naman dun sa, ano ma'am, sa nagawa ko sa Lipa, Batangas. Dala lang ako ma'am ng ano, stress saka pressure na rin. Pati pinasa kasi ako ng pinasa na may babalik yung pera. Napahiya kasi ako ng napahiya, tapos ako na yung nasisisid. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa pagkakadakip ng akusado. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Negosyong dragon fruit juice ng isang estudyante sa General Santos City patok ngayong mainit ang panahon. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV One Mindanao. Dito sa public market ng General Santos City, nagbebenta ng mga inumin na pamatid uhaw sa mainit na panahon ang college student na si Justin Kadar at ang kanyang partner na si Hannah. Buwan ng Marso raw nang simula nila ang pagbebenta ng nasabing inumin dahil sa tindi ng init ng panahon. May iba't ibang flavor din sila ng ice cream. Pero ang pinakamabenta, itong dragon fruit juice. Nilalagyan nila ito ng asukal, gatas at ice. Wala ni siya sagol nga magic sugar o food coloring. Pure good ta nga makaayo gid sa kalawasan. Araw-araw, hindi raw bababa sa 80 liters ng dragon fruit juice ang kanilang nabebenta. Kay wala ko nagdalag tubig. Mo na ingon ko hala na ay ano dragon fruit mag ano ta magtilaw ta kay para nga mabugnawan pod. Masarap, matamis. Refresh pa ta, healthy pa ta. Good for our health. Dahil patok sa publiko, malaking tulong ang naturang negosyo sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Makadugang siya sa mga expenses na sa balay, tapos sa pang-eskwela po niya, then sa among baby. Kaya sa nararanasan ngayong mainit na panahon, stay hydrated mga kapuso. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Men's Volleyball Tournament, tinalo ng Perpetual Altas ang EAC Generals sa 4 na set. Winalis din ng Binil Blazers ang LPU Pirates sa kanilang pag-aharap. Samantala sa Women's Division, pinataob ng Perpetual Lady Altas ang EAC Lady Generals kung saan bumida si Razel Aldea sa laro.
Hindi rin pinaporma ng Benilde Lady Blazers ang LPO Lady Pirates sa kanilang tapatan kung saan kumamada ng 21 points si Pascual na itinanghal na best player. As of May 5, namamayagpag ang De La Salle College of St. Benilde sa Women's Division sa kanilang 9-0 win-loss card. Nangunguna naman sa Men's Division ang University of Perpetual Health System Delta sa parehong 9-0 win-loss card. Samantala, ilang personalidad at programa ng GMA Network ang pinarangalan sa 18th UP Comrodesok Gandingan Awards. Narito ang report. Muling dumagundong ang Gandingan sa UP Los Baños. Binigyan ng parangal ang ilang personalidad at programa ng GMA Network sa 18th UP Comrodesok Gandingan Awards na may temang agrikultura, mga kwento ng hamon at pag-asa. Ang 24 oras anchor na si Pia Arcangel itinanghal bilang Gandingan ng Kababaihan. Best News Anchor si Vicky Morales para sa 24 oras. Most Development-Oriented Feature Story ang Peste sa Taniman. Report ni Sandra Aguinaldo na bahagi ng 24 oras Climate Change Series. Ang sarap din ng feeling na naibahagi mo yung kwento ng mga magsasaka sa malawak na audience. Wagi, si Kim Atienza ng Gandingan ng Agham at Teknolohiya para sa Kuya Kim, ano na? Nanalo ang Need to Know ng GMA Integrated News ng Most Development-Oriented Online Video Award. Most Development-Oriented AM Station ng Super Radio DZBB para sa Super Balita sa Tanghali. Binigyan ng Special Citation ang GMA Integrated News para sa Most Development-Oriented Photographed Photo Story. Special Citation para sa Most Development-Oriented Online News ang natanggap ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Best TV Program Host naman si Susan Enriquez para sa Unang Hirit. Yan ay napakalaking inspirasyon para sa atin na gawin pa natin ng mas maayos yung ating trabaho. Nanalo bilang Most Development-Oriented Environmental Program ang Amazing Earth. Gandingan ng kalikasan ang ginawad kay Born to be Wild host Doc Ferds Recio. Most Development-Oriented Children's Program ang AHA. Most Development-Oriented Drama Program ang Black Rider. At Most Development-Oriented Public Service Program ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Sumiklab ang grass fire sa paanan ng Bulkang Mayon sa Albay. At dalawang insidente ng grass fire din ang naitala sa Mount Malasimbo sa Dinalupihan, Bataan. Ang detalye sa report ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sabado ng hapon ang sumiklab ang grass fire sa paanan ng Bulkang Mayon sa probinsya ng Albay. Dahil sa mainit na panahon, nagtuloy-tuloy pa ang sunog na umabot na ng Linggo at hindi pa rin tuluyang naapula ang apoy. Maliban sa mga damo, may mga pananim at puno rin ang nadamay sa insidente. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng BFP at DNR sa pinagmula ng apoy at kung gaano kalawak ang napinsala nito. Ayan o, kalat-kalat na sila. Isang grass fire ang sumiklab sa Mount Malasimbo sa Dinalupihan, Bataan nitong Mayo 3. Ayon sa ilang residenteng nakatira malapit sa bundok, nagsimula ang sunog pasado alas 6 ng gabi hanggang sa tuluyan itong kumalat. Kaya nabahala na ang mga residente lalo pat malaking bahagi na ng bundok ang tinupok ng apoy. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, dalawang insidente ng grass fire na itala sa dalawang barangay na sakop ng bundok. Isa sa barangay Maligaya at isa rin sa barangay Pita sa Dinalupihan, Bataan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa posibleng pinagmulan at sanhi ng sunog. Base sa investigasyon, wala namang naiulat na nasaktan sa pangyayari. Hindi patukoy ang lawak ng pinsalang idinulot ng mga insidente ng sunog sa naturang bundok. Humupa na ang grass fire nitong weekend pero nakantabay pa rin ang mga otoridad. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Coronation Night ng Hangaway Kaglin Eyes ang Kapis 2024 mas naging espesyal kasama si Bea Gomez. At Kapuso Fiesta, dinagsa ng fans kasama sina Widows War stars Bea Alonzo, Jerry Gonzalez, Rafael Rosell at Jean Garcia. Tungayan sa report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.
maliban sa makulay na kultura. Masasarap na mga pagkain, musika na taunang ibinibida sa Kapistahan 2024 sa probinsya ng Capiz. Isa sa mga inaabangan sa engrandeng selebrasyon ang mga Kapuso Star na nagpapasaya sa mga residente at bisita. Sa Coronation Night ng Hangaway Calvin Eyes and Capiz 2024 sa Capiz Gymnasium itong Martes, April 30, kanya-kanyang cheers and yells ang mga supporter ng 24 candidates. Hindi lang galing at husay sa pagrampa at sa Q&A portion ang inabangan, kundi siyempre maging ang mga bigating hurado. Isa na dito si Miss Universe Philippines 2021 at Sparkle Artist Bea Gomez. Ang gaganda nila at ang gugwapo nila lahat. And doon ako na-impress lalong-lalo na sa promotion nila ng kanilang heritage, ng culture nila. Sa huli, kinoronahan sina Alias Rishti Sharma at Joshua Baltero bilang Hangaway Calvin Eyes and Capiz 2024. Hapon pa lang, napuno na ng fans ang Capiz Provincial Capital na naghintay sa pagdating ni na Widow's War stars Bea Alonzo, Jerry Gonzalez, Rafael Rosel at Jean Garcia nitong Miyerkules, May 1. Ang buong pueblo ni Panay Techno Park sa Roa City, napuno ng fans na nag-abang sa Kapuso Fiesta. Hanggang sa lumabas na si Rafael Rosel. Mas werteng napili ni Rafael at dinala on stage ang isang mommy. Si Jerry Gonzalez, game na game naman sa bonding with audience. Ang audience, napasing along sa performance ni Jean Garcia. Sa smile pa lang ni Bea Alonzo, habang kumakanta ito, tila matutunaw na ang fans sa kilig. Ang Kapuso actress, nilapitan pa ang audience na malayo sa stage. Masaya akong nakita lahat ng mga taga-Capiz. Natutuwa ako, sobrang warm ng welcome nila kanina. Sobrang saya, they really received us with a warm welcome talaga. Ko lang sana nag-enjoy sila dun sa ibinigay namin at na-meet nila kami. Sana makabalik kami dito and sarap ng seafood. Happy Kapistahan! Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patok na pasyalan sa Banged Abra ang hugis paa na swimming pool na galing sa bukalang tubig. Mula sa itaas, tanawang hugis paa na swimming pool sa isang resort sa Barangay Malita, Banged Abra. Ang mga toe prints, mala mini pool na pwedeng pagtampisawa ng mga bata. Malinis at malamig ang tubig na nagmumula sa isang bukal. At kapag napagod sa pag-swimming, pwede namang mag-relax sa kanilang mga upuan sa ilalim ng mga puno o di kaya sa kanilang mga cottage. Swak din sa bulsa ang entrance fee na 50 hanggang 75 pesos. Sa Aurora naman, patok ngayong tag-init ang bukal na may malamig na tubig sa bayan ng Dipakulaw. Maaga pa lang, dagsana ang mga naliligo sa lugar para magtampisaw. Ligtas itong paliguan lalo na sa mga bata dahil mababaw lang ang tubig. Libre naman ang pagbisita sa lugar. Samantala, nasa 22 baboy ang sabay-sabay na nilitsyon sa kapistahan ng Barangay Lasip Chico sa Dagupan City. Ito na ang ikalawang taon na isinasagawa ang litsyonan at barangay na nilahukan ng mga litsyonero sa lugar. Ayon kay punong barangay Alex o Aldex Meneses, layo ng aktibidad na makilala ang lechon industry ng barangay at makilala bilang lechon capital ng Dagupan City. Libreng ipinatikim sa mga bisita at residente ang mga lechon at saka ibinenta sa mas murang halaga. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga Kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga Kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.